Kabilang sa ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa UN General Assembly, ang pagbuti at pagbango ng Pilipinas mula sa COVID-19 pandemic. Kasabay nito, inaalam naman ang IATF kung dapat nga bang paluwagin na ang border restrictions ng Pilipinas. May ulat si Kenneth Pasyente. Pag-aaralan na ng Interagency Task Force on Infectious Diseases ang posibilidad ng pagluluwag ng border restrictions. Batay na rin ito sa naging direktiba ng Pangulo na magbukas na ang iba't ibang sektor kabilang na ang turismo bilang hakbang sa pagbango ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, bahagya naman ng nag-relax ang restrictions para sa foreign travelers. Katunayan, kung ang isang dayuhan ay fully vaccinated at may booster shot, ay pinapayagan na itong makapasok sa bansa. Sakaling wala namang booster shot, ay kailangan lamang magpresenta ito ng negatibong RT-PCR test. Gayunman, pag-uusapan pa rin anya ang posibilidad na mas luwagan pa ang naturang mga panuntunan kaugnay ng border control. Pag-uusapan ito lahat sa IATF because we need to be able to resin kung sakasakali o amyendahan itong EO-168 for us to relax these restrictions. Lahat pinag-aaralan ngayon, ano, even the border restrictions, pinag-aaralan na po ng mga eksperto natin. Para sa susunod natin na IATF, we will be able to discuss this also with the other sectors. But of course, the DOH is aligned with the directives of the President. But we just need to ensure that it is going to be safe for our population when we do these relaxations. Ang posibilidad na ito, welcome development para sa Bureau of Immigration. At sakaling matuloy, handa naman daw silang baguhin ang mga ipinatutupad na panuntunan sa mga paliparan at pantalan. May mga bago po tayong immigration officers na kagagraduate lamang at ready for deployment po sa ating airport. So we're ready and we're hopeful na ito po ay maging start ng muli pong pag-usbong ng turismo po sa ating bansa. Pero para kay Dr. Ted Herbosa, maituturing na risky o mapanganib ang pagluluwag sa border control dahil sa posibleng pagpasok ng bagong COVID variant. Pero giit ni Herbosa, kung ikaw ay vaccinated, sigurado naman tayong magkakaroon ka ng very mild symptoms kasi yan ang promise ng vaccination. At uli tayo pagsuot ng mask. So kahit magluwag tayo ng borders at kung tayo nagsusuot pa rin ng mask sa mga enclosed spaces, hindi naman siguro magkakaroon or outbreak ng COVID sa Pilipinas. Samantala, ipinunto naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa UN General Assembly ang mga hamong kinaharap ng bansa sa kasagsagan ng pandemya, kabilang na ang delay sa pagkakaroon ng bakuna kontra COVID-19 ng Pilipinas. Pero ngayong unti-unti nang bumubuti ang sitwasyon, ipinaliwanag ng Pangulo ang pagbango ng Pilipinas. Despite the challenges of the pandemic and the global economic upheavals, we remain on track to reach upper middle income status by next year. With steady investment in food, public health, education, and other social services, we expect to become a moderately prosperous country by 2040. I am confident that we will achieve this vision. Binigyang diin din ng presidente ang kahalagahan ng papel ng mga healthcare worker at pakikipagtulungan ng mga Pinoy sa panahon ng pandemic. The Philippines did not hesitate to donate to the COVAX facility that helped provide vaccines in many parts of the developing world. Multilateralism and international cooperation do make a difference. Filipino health workers were at the front lines in many countries to curb the spread of the virus, risking and oftentimes sacrificing their own lives to save those of others. Kenneth Pasyente, para sa bayan.